guys. Welcome back to my channel, Red Dragon Rider. So, ngayong araw, gusto ko namang i-share sa inyo kung ano yung mga signs na kailangan na nating dalhin sa mekaniko o kailangan na nating ipa-tune up yung motor natin. So, isayin natin, guys. So, una, mahirap na siyang i-start, no? So, yung motor natin, mapapansin niyo yan pagka nag-i-start tayo. Ano na siya, parang hindi na siya one click ba? So lalo na kung medyo matagal na bago natin ito na pa-tune up. So yun, isa yun sa mga signs. Although hindi siya natatanging ganun lang. No? So maaaring kasi may ibang problema kung bakit hindi siya kagad nagsistart. Pero isa to sa mga pwedeng maging signs. No? Pangalawa, pangit na yung tunog. So yung tunog ng motor natin, parang ang tawag nito yung papapansin nyo parang pupugak-bugak na. Hindi na maganda yung ano niya, hindi na consistent yung ano niya, parang hindi na smooth yung ano, kahit na naka minor ka o kaya nang tumatakma-ramaratsada ka, hindi na ganun makaganda yung takbo ng ano niya, yung tulog ng makina niya. Tapos pangatlo, hirap na itong humatak. So napansin nyo guys, pag medyo matagal na bago natin na tune up yan, nagiging sluggish na yung motor natin. Parang siguro malapot na yung kanyang nangis. Hindi na masyadong maganda yung makasirculate. So, kailangan na natin itong i-tune up. No? Tapos, pang-apat, ito yung sinisinok-sinok. Ayun, baka naranasan nyo na to guys. Na sinisinok-sinok yung motor natin. May mga pagkakataon na bigla na lang mamamatay. No? Tapos po yun, hit-hit. Parang ganun, parang manok na sinisinok. Tapos, pang-apat, yung bigla na lang kinakapos ng power. So, pag papansin nyo, pag tumatakbo tayo, bigla na lang, kala mo kung anong nangyayari na bigla kang parang hinihilang ganun. Tapos biglang tatakbo ulit na mabilis. So, yun, nag-iiba yung, kahit na hindi mo naman siya binabago yung bilis mo, nag-iiba yung bigay ng power niya. So, yun. So, yun sa mga signs na pwede na kailangan natin patune up yung motor natin. Tapos, ito yung madali nang mamatay. Ayun, yun. Madalas ka na bang mamatay ng makina. So, pag mula nung sinutang po, nung mga nakaraang buwan, maganda pa naman pagka tumatakbo ka. Kaya minsan, naka-stuck ka sa traffic, bigla na lang namamatay. So, yun. Isa yun sa mga signs na pwede na nating i-tune up. Pa-tune up yung ating motor. Tapos to. Yung pangpito, mahirap na mag-shift ng gear. So yung pagpalit-palit natin ng gear, hindi na siya ganoon kaswabe yung magpagpasok ng gear natin. So bigla na lang parang bakit parang ang tigas na ipasok. Ayan, yan ang mga signs na pwede nating tingnan. Tapos yung motor natin, kung medyo matagal na natin hindi nagamit, let's say, iniwan natin sa bahay, sa kapitbahay, kasi may pinuntahan tayo, lamuhin tayo ng probinsya, o emergency, hindi tayo nakakapag-motor, so na-stock up yung motor natin, wala nagpapainit. So, sunod na gamit niyan guys, malamang hindi na rin maganda ang tunog niyan. So, yun, kailangan din ipatuna bago uli gamitin. Kasi may kilala ko guys, yung mga sima na sasamba ng barko, tapos, naiiwan na lang nila yung motor nila. Pagbalik nila, ayun, kailangan muna nila ipatune up, na-stock up na bago nila itakbo ulit ng maganda. Kasi siyempre, may mga, hindi na mga, yung mga ibang parts doon malamang natuyuan na ng langis. Tapos, ito, yung lumalakas na sa gas yung ating makina. Yan, isa yan sa mga dahilan. Pwede na kayo magpa-tune up. Kasi, di ba, pag galing sa tune up, pag maganda talaga yung well-tune yung motor natin, pati sa consumption ng gas, mahina yan. Kasi siyempre, maganda yung pagkakatono ng carb. Proportion yung hangin sa gas, tapos sa combustion, no? Yung bulk timing, lahat yan. So, pagka yun lumalakas na sa gas, isa yun sa mga sinyales na kailangan nyo na ipa-tune up yung ating motor. No? Tapos,
yung ito yung usual na pinagbabasihan ng mga iba na siguro yung mga nabanggit ko hindi nila nararamdaman, nagbabase lang sila doon sa mileage, no? Dati ako nung hindi pa ako masyadong marunong sa motor, sinasagad ko yan guys hanggang 10 kilometers bago ako magpa-tune up. Pero ngayon, hindi na. Kasi dati, every 2,000 ako magpa-tune up. Every 2,000 kilometers, papa-tune up ako. Yun ang basihan ko. Pero minsan nga, bago ako dumating ng 2,000 kilometers, 1.5 pa lang, ang pangit na lang. Pangit na lang tunog ng makin ako eh. Yan sinasagad ko. Pero ngayon, hindi na. Mga 1.5. Pagdating sa 1.5, sagad na sa 1.5, pa-tune up ko na yan. Ay, pina-change all ko na yan. Tapos, mga dapat mga around 6 kilometers, yan, 6,000 pala, around 6,000 kilometers, pa-tune up nyo na rin yan. Para, kasi talagang may magbabago na dyan eh, kahit nasabi na natin na regular yung change oil nyo. Sa 6,000 kilometers from the last tune up, may magbabago na at may magbabago dyan guys. So, yun lang ang gusto kong share sa inyo. So, maiksing vlog lang para sa channel natin. So, maraming salamat. Ingat mga ka-riders sa pagbibiyahe. Bye-bye!